Yo, what's up mga kaibigan? Halina na tayo magkwentuhan. Kevin Love patungo na nga ba sa Brooklyn Nets? At Luka Doncic nagtala ng historic performance. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Si Kevin Love ay kung tawagin ng iba, palaos na, ulipas na sa kanyang prime. At pareho nga sila ng Cleveland Cavaliers hindi masaya sa isa't isa. Ganun pa man ay hindi nga magawa ng Cavs ay trade si Kevin Love dahil sa kanyang contract. Si Kevin Love ay may 2 taon pa sa kanyang contract worth more than $50 million. At wala ngang kahit isang executive mga kaibigan na handang sumugal na kunin si Kevin Love dahil dyan. Kaya naman ang best way dito ay magkaroon ng agreement si Kevin Love at ang Cavs sa isang buyout, which is very likely sa ngayon. Katulad nga ito ng ginawa ni Blake Griffin, LaMarcus Aldridge at Andre Drummond. Dahil kapag ganito nga ay pwede kang makuha ng team sa minimum na sahod o kaya naman sa mas mababang value kaysa sa contract mo. At ayon nga sa latest na balita regarding Kevin Love, Brooklyn Nets ang kanyang preferred destination kung ma-buyout man siya. At hindi na ito nakakagulat dahil may bahay nga dito si Kevin Love at dito siya nagbabakasyon tuwing summer. At coincidence nga ba ito mga kaibigan na matapos kumalat ng balita na ito, lumabas ang report na si Kevin Love at Kevin Durant ang magiging mag-roommate sa Olympics. Madami ang nagtataka na nagsisimula na daw maghakot si Kevin Durant. Ganun pa man mukhang magiging bagay naman si Kevin Love sa kahit na anong sistema dahil hindi naman siya ball dominant type of player at magbe-benefit din siya sa mga play ng Brooklyn Nets sa panay pang outside shooters. At magiging malaki nga ito kung sakali sa Nets dahil muli silang makakatipid dahil si Blake Griffin nga ay hindi pa tiyak kung mananatili ba siya sa Brooklyn Nets dahil 1 year minimum deal lamang ang kinuha niya dito at sa pinakita niya ngayong playoffs mukhang hindi nga pang minimum deal lang siya na player at tiyak na may mga team na handang magbigay sa kanya ng mas mataas sa sahod. So isa nga yan sa dapat tutukan ng Nets ngayong offseason, ang contract ni Kevin Love at ang free agency ni Blake Griffin. Sa palagay nyo ba mga kaibigan ay malaki pa ang maaambag ni Kevin Love sa Nets o laos na talaga ito? Ngayon ay pag-usapan naman natin si Luka Doncic, pinangunahan mga kaibigan ng young superstar ng Dallas Mavericks ang kanyang bansa sa kauna-unahong Olympics ng kanilang national team sa basketball. Matapos silang talunin kanina ang bansang Lithuania na may Domantas Sabonis at Jonas Valanciunas sa score ng 96-85, si Doncic ay nagtala ng triple-double na 31 points, 11 rebounds at 13 assists. Si Luka Doncic ay natanong sa isang interview kung ano ba ang mas mahalaga sa kanya, ang manalo ng gold medal sa Olympics o kaya naman ang manalo ng NBA championship. Ayon kay Doncic ay mas mahalaga daw ang gold medal, ngunit pwede naman daw pareho. At ang manalo ng gold medal mga kaibigan ay hindi malabo sa katotohanan para sa Slovenia dahil sa pangungunan ni Doncic, napakalakas talaga ng team na ito. Sa 4 na games ng Slovenia sa FIBA Olympic qualifying tournaments, sila ay hindi natalo at may average winning margin na 31 points. Kasama ng Slovenia, pumasok sa Olympics ay ang bansang Italy matapos itong talunin ng bansang Serbia sa score na 102-95. At dahil sa pagkakalaglag ng Hawks laban sa Bucks, makakahabol pa ang kanilang star player na si Danilo Gallinari sa Tokyo Olympics, habang silver medalist last Olympics sa Serbia ay bigong makapasok ngayong taon. Pasok din ang Germany matapos silang talunin ng Brazil sa score na 75-64. So matapos ng NBA season, ang Olympics naman ang aabangan natin. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!